umaga po sa ating lahat. Praise God. Ito po yung ating tatalakayin ngayong umaga, Christians in the Age of AI or Artificial Intelligence. Kasi po merong transition na nangyayari ngayon from information age, papunta naman tayo ngayon sa artificial intelligence. So bilang mga Kristiyano, ano po yung magiging impact nito sa atin sa araw-araw na pamumuhay at dun sa mga anak natin and mga mahal sa buhay? And ito po yung ating i-discuss for today. Ayan. Inihiling ko po ang lahat na magsitayo po tayo sa pagbasa ng ating banal na salita. Dito po sa Daniel 12:4, sabi, "Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paroot parito at ang kaalaman ay lalago." Sa English po, ang sabi ay, "But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro and knowledge shall increase." So mandali po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Alam namin na ikaw ay nariyan, kasama namin. Dalangin namin, Panginoon, na buksan mo po ang aming puso't isipan upang matuto sa iyong salita. At gawin mo po kaming karapat-dapat na tumanggap ng iyong pagpapala. This we pray in Jesus' name. Amen. Makakaupo na po tayo. Ayan. Gitna naman ng konti. Alright. Thank you. Mga kapatid, magpo-focus po tayo dito sa tatlong bagay na to na sinabi sa Daniel 12:4. Una, yung the time of the end, nakikita na ba talaga natin yung mga sinyales na ito na yung mga huling panahon? Pangalawa is yung sinabing many shall run to and fro. And number three, yung knowledge shall increase. Tignan po natin isa-isa. Ito po yung mga end time signs na makikita natin. Unang-una po, sabi sa Bible is war and rumors. Sa ngayon po, kitang-kita natin ang daming nag-aalitan ng mga bansa. Napasama pa ho ang Pilipinas dyan. Tayo ho ay merong altercation against China. And China and Taiwan, nag-aangilan din. South and North Korea, nagbabangayan. Andyan po, kasalukuyan, hanggang ngayon may gera pa din ng Russia and Ukraine. And yung mga iba pang bansa na may mga iba't ibang ideolohiya ay naghahanda. Kaya yung pagsali sa NATO ng ibang bansa ay inaangalan ng Russia na posibleng pagmulan ng gera. Kaya ito po yung unang palatandaan na nangyayari. Nakikita po natin ngayon. Pangalawa is, masasabi natin na andyan din yung mga natural disasters. Andyan yung bagyo, lindol, di ba? Yung mga tsunami. And sa tingin po natin, hindi lang siya natural eh. Pati unnatural. Kasi po, kung mapapansin ninyo, nung mga nakalipas na mga buwan, mapapansin nyo yung disyerto, Saudi Arabia, United Arab Emirates, binabaha. Di ba? Talagang yung mga sasakyan, parang mga papel na tinatangay. Kaya nagulat yung pamahalaan nila kasi hindi sila sanda sa ganung bagay. Imagine nyo naman, disyerto. Di ba? Tapos babahain, babagyuhin. Kaya sabi nga nung kaklasiko na nandun, ay, Kuya Robert, talagang nasupresa kami. Dito, walang malalaking drainage kasi nga, disyerto. Hindi namin napaghandaan yung ganyang kalakas na ulan. Kaya isa yan sa mga inihula sa Biblia. And then, pangatlo, yung mga false prophets. Ayan, madami yan. Kung mahilig ko kayo manood ng television, makakapanood kayo ng mga nagpapakilala na mga propeta, di ba? Meron nung isang nakakatawa kasi nung pinanood ko siya, nakapila po yung mga ano, may mga may sakit. Tapos nung pinaka-leader nila, hinihingahan. Ginaganon. Tapos matutumba. Susunod, anong maramdaman mo? Tuturo yung tiyan.
Ganun. Kaya yung mga miyembro, ang tawag doon sa ginagawa niya is, dahil hinga ng hinga, ang tawag daw nila doon is hingala. May hingala. Ayan. And hindi rin naman lingid sa inyo, meron po tayong nakikita ngayon na nagsasabi, hindi lang siya basta propeta. Siya ay appointed son of God. Kung pag bubulay-bulay natin, sabi sa John 3:16, His only begotten son, di ba? Only. Tapos merong pang another, di ba? Kung talagang marunong yung mga taga-sunod, makikita agad na may mali doon sa itinuturo. So after ng false prophet, etong mga persecution. Nadidinig natin ngayon, kung may mga kamag-anak tayo sa, especially sa China, mga communists and sa Middle East, mahigpit magpuri doon. Talagang may persecution. May persecution na nangyayari. And inihula din yung spread ng gospel. Eto, sabi sa mga huling panahon, yung spread of gospel. Sa ngayon po, hindi na kailangan pumunta sa iba't ibang lugar para mangaral. Mag-broadcast ka lang, and libo-libo, even millions, maaabot ng salita. So ngayon po, high-tech na. Pati yung salita ng Panginoon, nakakarating kung saan-saan. As long as may signal, makakarating yung salita ng Panginoon. And then, yung lawlessness. Ayan po, sinasabi, sa mga huling panahon, magkakaroon ng matinding lawlessness, rise of lawlessness. Even sa pinakamayamang bansa, yung Amerika, nakita naman natin yung White House, sinugod ng mga tao, pinasok, walang nagawa yung mga security doon. Naging lawless talaga ang mga tao. And susunod dyan, yung Antichrist. Yan. Ngayon po ay naguhula yung mga tao. Sino kaya yung susunod na Antikristo? Naalala ko pa po nung high school ako, dahil nag-aaral ka, yung mga kaklase mo, may mga dalang pamphlet, nakalagay doon ang Antikristo. Either si Pope or si Bill Gates. Ngayon, hindi ko na alam sa mga kabataan kung sa school nyo kung sino yung sinasabing Antikristo, no? Eh, meron ako narinig, si Elon Musk daw, sinasabi, di ba? May mga maraming ganyan sa pantaha. Pero isa yan sa inihula ng Panginoon na sa mga huling panahon, lalabas yung mga Antikristo. And finally, itong signs in the heavens. 2 weeks ago, merong nakita yung NASA sa Amerika na merong isang asteroid na kasinlaki ng bundok tatama sa Earth. At ang sabi, kaya raw nitong i-obliterate o tanggalin yung isang syudad pag doon tumama. So dahil na rin sa power ng technology, nakikita yung mga ganung sitwasyon. Ngayon, ang medyo good news lang, mangyayari daw to 14 years pa mula ngayon. Kaya medyo siguro, by that time, may mga technology pa na madedevelop para puksain yun bago dumating sa ating bansa o sa ating Earth. So ito yung mga senyales. Yung pangalawa naman, sabi, to and fro. Mamanikmanawag yung mga tao. Kung papansin niyo dyan, andyan yung mga paraan para ka magbiyahe. May kotse, may eroplano, ito yung mga bangka, vapor, yan. Tapos yung mga tren. Nung 2019 po, mapalad kami ni Antonella kasi nung nakasakay po kami dito sa Shanghai. Sabi dito, yung Shanghai Maglev holds the record of the fastest commercial train, reaching up to 267 miles per hour or approximately 430 kilometers per hour. Kung nandito ka po sa Marikina, pupunta ka ng Pulanggi, Bicol, pag maglaland travel ka, siguro mga 8 hours, 9 hours bago ka makapunta doon. Pero kung magkakaroon ng train dito na Maglev, in 1 hour, nandun tayo sa Bicol. So yung biyahe, bumibilis. Yung parot-parito ng tao, dumadami. And pangalawang example, alam nyo po ba na araw-araw po, halos 100,000 na biyahe ng eroplano, commercial flight ang nangyayari. At in-expect na pagdating itong 2024, aabot siya ng 40.1 million yung biyahe ng mga eroplano. Imagine nyo, sobrang dami. Kaya yung sinabi sa Bible na in the last days, to and pro, tatakbo ang mga tao. Nangyayari po ngayon. Nangyayari ngayon. And yung pangatlo dyan, yung sinabi, knowledge shall increase. Nung 2021 po, tinignan ko yung data. Ang sabi doon, halos 3,000 books per day na papublish. Etong 2024, minimum daw 10,000 books every day ang napapublish globally. So imagine niyo yung power ng knowledge.
sobrang bilis. And aside from that, yung Google. Sino po rito yung nag-Google? Ayan, ayan. May nagtanong sa akin one time eh, Coach Robert, ano po ba pinakamagandang search engine? Sabi ko, teka lang, i-Google ko muna. Yeah. Ang sabi rito, sa Google daw, there are more 9 billion searches every day. Imagine, ganyan katindi yung knowledge increase. 9 billion searches every day. And may clue po ba kayo kung ilang messages yung nagagawa natin sa computer pag-send ng message at yung pabalik-balik? Halos 20 billion po ang sinasabi ng dato every day sent worldwide. So ganyan katindi yung nangyayaring knowledge increase. And after nyan, meron pa pong tinatawag na Internet of Things. Ito pong Internet of Things, sa layman na salita, ito po yung machine mo nakakonekta sa internet, kaya halimbawa pumasok ka na sa opisina. Pagtingin mo dun sa machine mo, yung palang air condition mo sa bahay, hindi mo napatay. So kahit nandun ka sa BGC o nandun ka sa Makati, kaya mong patayin yung aircon mo sa bahay using your cellphone. So yun po yung advancement ng technology na to. At ang sabi, next year, pinoproject, aabot na ng 80 billion yung appliances na connected dito sa Internet of Things. Ang sinasabi ng mga eksperto rito, pagagaanin daw nito yung buhay natin. Kasi, imaginin mo daw, pagkagising mo, tumunog yung alarm mo, pagtunog daw ng alarm mo, automatic yung bintana mo, connected, bubukas na. So, papasok na yung liwanag. Pagkatapos nun, simultaneously, yung coffee maker mo, nagtitimpla na ng kape. Kasi babangon ka na, iinom ka na eh. At habang nagkakape ka, yung shower sa CR mo, umiinit na kasi alam niya na maliligo ka na. So, ganun yung gagawin ng technology na to sa atin. Kaya ngayon, ang ginagawa ng mga production company, ini-equip nila para maging ready dito sa IoT technology. And after nyan, itong mga robots and supercomputers. Ang sabi dito, robots can now build cars, fly planes, fight wars, manage money, represent defendant in court. Nangyari po yan sa US last February 2023. Robot na ang nagdepensa dun sa na may kaso. And nakakapag-diagnose sila ng mga cancer and perform cardiac surgery. Ito po yung isang technology kasi naman, yung robot pag nag-oopera, hindi ninenerbios, di ba? Walang emosyon, accurate, and hindi napapagod. Kaya kung titignan mo, in the future, mas preferred ng tao na dito na mag-opera sa robot kasi walang palya, walang sablay. Meron po akong kaibigan doktor, sinasabi niya, Robert, hindi yung kinakatakot namin. Kasi yung mga AI machine, nadidetect nila yung sakit accurately. Nadidetect nila. Kaya sabi nila, baka dumating yung panahon, pati kami mga doktor, mawala na ng trabaho. Sabi ng ganun. And pumasok tong rise of the supercomputers. Etong Fugaku na computer ng Japan, ang sabi, yung performance niya, quadrillions of calculations per second. Kada segundo po, nakakapag-compute ng ganong ka-power. Kaya naging ano siya, fastest supercomputer in the world. At yung memory niya, 1.28 million gigabytes. Sa atin po, yung 1 gig nga, malaki na eh. Ito, 1.28 million gigabytes. So ito yung mga nakakabaliw na mga information na nangyayari ngayon. And because of this, rise of the supercomputers, nangyari ngayon to. Noong 2011 po, may dalawang tao, to si Brad Rutter at si Ken Jennings, sila yung dalawa sa pinakamahusay pagdating sa Quiz Bee. Si Brad Rutter, siya yung may pinakamalaking napanalunan sa Jeopardy, and ito namang si Ken Jennings, siya yung greatest player of all time. Nanalo yan ng 74 consecutive wins at hindi pa nabe-break sa larong Jeopardy. Sa madaling salita, sobrang gagaling nito. Ngayon, itong si IBM, nag-develop ng computer na quiz player. Inilaban dun sa dalawang tao na pinakamagaling. Ayun po ang nangyari. Tignan nyo yung score. Yung tao, bokya. Yung computer, umiscore ng 1,200. Tambak po. Kaya pagdating dyan, sabi ni Ken Jennings, naubos na yung kahihiyan niya dahil dun sa nangyaring ito. Zero eh, binokya. Pagdating naman ng 2017, eto naman ang lumabas. Si AlphaZero. Sa mga chess player, makaka-relate kayo dito, si AlphaZero po, dito po ipinasok yung tinatawag na machine learning.
Itong machine learning, ito po yung style ng technology na hindi pinoprogram. Kung hindi, yung computer maglalaro lang na maglalaro on his own. At laro lang siya ng laro, natututo siya dun sa kanyang mga kamahalian. Ganun yung concept ng machine learning. At alam niyo po ba, sabi ng inventor ng AlphaZero, lahat ng knowledge about chess and mga development, improvement, natutunan ni AlphaZero in just 4 hours of playing. 4 hours of playing. At yung computer na to, after 4 hours of playing, kaya na niya mag-evaluate ng position ng 80,000 position per second. Kaya sabi ni Magnus Carlsen, naging obsolete ang ano, ang humanity pagdating sa paglalaro ng chess. Kaya ngayon, aminado na sila, hindi natin kayang talunin ng ang machine. Gagamitin na lang natin sila to aid yung ating playing game. Ganun nangyari. And because of that, pumasok na naman yung another technology. Ang tawag dito is algorithm. Alam niyo po mga kapatid, itong algorithm ng computer, ito yung tipo na halimbawa, pinoprofile kasi niya yung mga preference mo. Halimbawa, nag-click ka, ito yung mga nilalike mo. Rumeregister yun doon sa memory ng computer. Kaya halimbawa, nag-click ka ng sasakyan, pansin mo, doon sa pag-search mo, naglalabasan yung mga ads, puro sasakyan. Kasi itong computer, lahat ng preference mo, lahat ng mga binu-view mo, nare-record niya. Kaya nung 2018 po, mga kapatid, kami ni Mafe, nag-worry kami that time kasi yung father niya, yung binan ko, may sakit, nasa ospital. Ngayon si Mafe, dahil siyempre, may mga kaibigan siya, chinat-chat niya ngayon. Chinat niya, sabi niya, si tatay nasa ospital, ICU, may heart problem. Ayun, yun yung message niya sa kaibigan niya. Hindi nagtagal si computer, si Facebook, ang pinapakita na niya dun sa mga ano niya, sa mga profile niya, pinapakita funeral plans, ataol, puro ganun na po yung lumalabas. Kasi nga itong si algorithm ng computer, sobrang high-tech. Kaya kung mapapansin mo, kung ano yung mga kiniklik mo, yun yung dumadami dun sa pag-visit mo ng ano, ng site. Kaya wag po kayong magtaka na parang nababasa ni computer yung ating mga isip kasi nakaprogram po sila sa ganyan. Ngayon, ito po ay isang scenario. Ganito na raw po ang mangyayari pagdating ng 2025 pag order mo ng pizza. Ganito na raw. Sabi, caller, Pizza Hut ba to? Sabi ni Google, hindi sir, ito ay Google Pizza. Caller, maling number siguro ang na-dial ko. Sorry. Google, hindi sir, binili na ng Google ang Pizza Hut noong nakaraang buwan. Sabi ng caller, okay, gusto kong mag-order ng pizza. Sabi ni Google, gusto mo ba ang yung karaniwan, sir? Caller, may usual? Kilala mo ko? Sabi ni Google, ayon sa aming datasheet ng caller ID, ang huling 12 beses na tumawag ka ay nag-order ng napakalaking pizza na may 3 keso, sausage, pepperoni, mushroom at meatballs sa isang makapal na crust. Sabi ng caller, super! Yan ang kukunin ko! Sabi ni Google, maari ko bang imungkahi na sa pagkakataong ito ay umorder ka ng pizza na may ricotta, arugula, pinatuyo ng araw ng mga kamatis at olibo sa isang buong trigo na walang gluten na manipis na crust. Sabi nung caller, ano? Ayaw ko ng vegetarian pizza. Sabi ni Google, hindi maganda ang cholesterol mo, sir. Sabi ni Google, paano mo nalaman yan? Bueno, krinos reference namin ang iyong numero ng telepono sa bahay kasama ang iyong mga medical na tala. Nasa amin ang resulta ng iyong mga pagsusuri sa dugo sa nakalipas na 7 taon. Sabi ng caller, okay, pero ayoko ng nakakaumay mong vegetarian pizza. Uminom na ako ng gamot para sa kolesterol ko. Sabi ni Google, excuse me sir, pero hindi ka regular na umiinom ng gamot mo. Ayon sa aming database, bumili ka lang ng isang kahon ng 30 cholesterol tablet ng isang beses sa Watson's Pharmacy. 4 na buwan na ang nakalipas. Sabi ni caller, marami pa akong binili sa ibang butika. Sabi ni Google, hindi yun makikita sa iyong credit card statement. Nagbayad ako ng cash. Sabi ni Google,
Ngunit hindi ka nag-withdraw ng sapat na pera ayon sa iyong bank statement. Sabi ni caller, may iba pa akong pinagkukuna ng pera. Google, hindi yun makikita sa iyong mga pinakabagong tax return. Maliban kung binili mo ang mga gamit isang hindi dineklara na pinagmumula ng kita. Ito ay labag sa batas. Sabi ni caller, tigilan mo ko! Google, paumanhin sir, ginagamit lang namin ang ganitong impormasyon sa nag-iisang layunin na tulungan ka. Sabi ni caller, tama na! Sawa na ako sa Google, Facebook, Twitter, WhatsApp at lahat ng iba pa. Pupunta ako sa isang isla na walang internet, TV, na kung saan walang serbisyo sa telepono at walang maniniktik o manonood sa akin o maniniktik sa akin. Sabi ni Google, naiintindihan ko sir, pero oops! Caller, binaba na yung telepono. So yan po yung scenario na posibleng nangyayari na at mangyayari sa atin. Lahat ng preference mo, record mo, meron silang record. Kaya alam na alam nila kung ano nangyayari. At ginagamit ito ngayon to prevent crimes. Medyo maganda naman. Pero ginagamit din ito ng mga authority to encroach your privacy. Yun naman ang disadvantage. Ngayon, sabi sa Bible, for us the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Maaring very impressive yung nagagawa ng tao sa ngayon. Yung mga technology, yung mga kakayahan, sobrang impressive. Pero tandaan natin, ang paraan ng Panginoon mas mataas kaysa sa paraan ng tao. Tignan natin. Ang tao, man versus God, sabi ng tao, AI-powered autonomous weapons such as drones and robotic systems can operate without direct human intervention. So ganyan na po ang warfare ngayon. Wala nang tao. AI na ang nagpapagana. Sabi ni God sa 2 Kings 6, 17-20, and Elisha prayed, open his eyes, Lord, so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. Ang tao may imbensyon, pero ang Panginoon may supernatural beings na gumagabay sa atin. Alam niyo po, noong 1967, ito yung Six-Day War between Israel and yung mga Arab nation. May mga sundalo ng Arabo na na-interview. Sabi nung nag-interview, nakita mo na may Israel soldier naglalakad dun sa boundary, bakit hindi mo binaril? Alam mo, sabi nung sundalong Arabo, hindi ko maintindihan, pero nung oras na yun, na nakaumang na ako para barilin yung sundalo, namanhid yung buong katawan ko. At para akong na-stroke, sabi niya. Kaya hindi niya nagawang putukan yung kalaban. At meron pa ako isang nabasa, meron daw dalawang tangke ng Israel na naligaw dun sa boundary ng Egypt. Puputukan na ng mga kalabang tangke. Dalawang Israeli tangka naligaw dun sa boundary. Pero ang nangyari, yung Egypt forces tumakbong palayo dun sa nakita nilang tangke ng Israel. At nung sinabi nila sa interview, kaya raw sila tumakbo kasi nung inumangan nila para putukan yung tangke, nakita raw nila daan-daang tangke yung paparating at susugod sa kanila. Kaya sila nag-retreat. Pero ang sinasabi ng mga Israeli, wala, yun lang talaga yung tangke nila that time. Kaya ang sabi ng mga kalaban, ang hirap pagka yung opponent mo is may direct line from heaven. Diba? So yun ang isang assurance sa atin, kahit ano nangyayari sa mundo, meron tayong kalasag na pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya sabi na naman ni man, meron kami na invento, a spray gun that can heal second degree burns. Impressive, di ba? Pero sabi ng Panginoon sa Daniel 3:24-25, then King Nebuchadnezzar was astonished and rose up in haste. He declared to his counselors, did we not cast 3 men bound into the fire? They answered and said to the king, true, O king. He answered and said, but I see 4 men unbound walking in the midst of the fire and they are not hurt. Sa tao, second degree burn, impressive. Sa Panginoon, 7 ulit na pinagliyab yung fiery furnace. Pero namatay yung nagpainit. At yung mga tao ng Panginoon, yung mga anak niya,
lumakad nang hindi man lang nasaktan. Kaya ganyan tayo ka-bless sa Panginoon. And finally, sa example ng man versus God, sabi ng man, meron kami na-invento, a stem cell injection that can heal a damaged heart. Uy, impressive, ano? Pero sa Panginoon, sa Luke 22:49-51, and one of them struck the servant, si Peter to, of the high priest, cutting off his right ear. But Jesus answered, "No more of this." And he touched the man's ear and healed him. Sa Panginoon, yung damage, as a tao, yung damage, nai-heal. Sa Panginoon, tinanggal na, napilas na, kinabit lang. At instantaneously, gumaling. So ganyan, ka-powerful yung pinaglilingkuran natin, Panginoon. Ngayon, sabi rito, Psalm 139:14, "I praise you because I am fearfully and wonderfully made." Tignan naman natin kung gaano, yung sinabi nga ng kanta kanina, "I stand in awe." Diba? Kasi ang kilos ng Panginoon, unfathomable. Hindi malirip ng pag-iisip. Tignan natin yung mga katawan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ito. Your spectacular body. Your miraculous body consists of about 30 trillion human cells and produces 330 billion new ones every day. That's mind-boggling. Sabi, our human cells are outnumbered by bacterial cells in our gut. How many are there? Around 39 trillion. Your brain contains around an estimated 100 billion neurons, the same number of stars in the Milky Way galaxy. So ang Panginoon, ganyan. Ganyan yung ginawa tayo. Sabi pa rito, what about the human eye? Well, it contains over 2 million moving parts. Ganun pala ka-powerful yung mata natin. And our thigh bones are stronger than concrete. Your skin sheds approximately 40,000 cells every minute. So every minute pala, nagsheshed tayo ng 40,000 cells. Or 50 million per day and replaces them with healthy cells without you having to do a thing. Walang effort, di ba? Naturally. And sabi nito, ang red blood cells can race through our entire body in less than 20 seconds. Laid out end-to-end, your blood vessels would stretch more than 60,000 miles or more than twice around the Earth's equator. And sabi, information seeps across your brain's synapses at 268 miles per hour, faster than the record speed at the Indianapolis Motor Speedway. So kung titignan mo, yung nagagawa ng tao, sobrang liit kumpara dun sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ikaw ay masterpiece. Yeah, totoo yan. Masterpiece tayo ng Panginoon. Yung mga datos na yon, talagang mind-boggling. Hindi kakayanin ng tao. Ngayon, meron ding ipinopost na situation itong mga kaganapan na to. Ang tawag dito is future shock. Itong future shock, sabi ni Alvin Toffler, the shattering stress, ayan, stress and disorientation that we may induce in individuals by subjecting them to too much change, eh, no, too much change in too short a time. So ano yung mga changes na nangyayari right now? Una, sabi ni Anthony Seldon, eto, kilalang educator and historian, by 2027, ilang taon na lang mula ngayon, ano? Tatlong taon, teachers will be AI rather than humans. Itong AI na to, these are adaptive machines that adapt to individuals. The coming technology, he said, will force teachers to take a classroom assistant role. So assistant role ang mangyayari sa tao. While technology will be the conveyor of knowledge. Pag nangyari ito, mga kapatid, unang maapektuhan mga guro. May slash yung bilang, di ba? At nakita ko na to sa China. Yung China, yung classroom, yung mga estudyanteng nakaupo, merong naka-assign sa kanila ng AI. At kada estudyante, tinitignan ng AI, minomonitor, nakikita ng AI, itong estudyanteng A, pagka ganito yung mga topic, hindi siya interested. Interesado siya sa mga ganitong topic, na-analyze ng AI. Kaya after that, nakakapag-create ng program, paano i-enhance yung tao na yon? Bibigyan siya ng programa kung paano gagaling yung tao na yon. And because of that, may threat sa humanity. Ngayon, ang maganda dyan, pag may nawala, may bumubukas eh. Diba? Sabi nga, pag may pinto na sumara, may bintana na na-open. And yun yung isang example.
Pangalawang example, automated vehicles. Ayan. Pag nanood po kayo ng YouTube, makikita nyo na sa Dubai, may mga flying taxis. Ongoing na po ngayon. Meron na talaga. Na pag sumakay ka, lumilipad na yung mga taxi. Diba? At nabasa ko sa internet, ang London, nakahanda na yung kanilang kalsada para next year, 2025, automated na yung vehicles. At ang mundo, sumusunod yan. Ngayon, ang maganda sa Pilipinas, medyo delayed tayo eh. Medyo matagal tayo maka-follow eh. Kaya baka mahuli pa tayo rito. Sila yung mauna. Ngayon, pag nangyari to, ang sabi sa datos, yung mga drivers mawawala ng trabaho. Diba? Hindi na kailangan ng driver. Automatic yung sasakyan. Pag upo mo, ilagay mo lang doon kung saan yung destination mo. And then dadaling ka ng sasakyan. Magdadrive ng kusa doon. Mas safe, mas effective, mas reliable. Yun yung sinasabi. Because dun sa technology. Kaya pagdating ng ganyan sitwasyon, unang tatamaan niya dahil ang London is ready na next year. Nung nandun po ako nung 2010, 2012, tsaka 2013, ang dami ko pong nakausap na mga Pinoy doon. Ang trabaho nila doon, driver. Imagine itong mga tumawala ng trabaho because of this technology. Kaya, yun din isang technology na pwede nating pagandaan. And secondly, sabi ng Goldman Sachs, how many jobs will replace by 2030? Pagdating ng 2030, artificial intelligence could replace the equivalent of 300 million full-time jobs. Ito yung report. Ayan. Ngayon, tanong, sa Pilipinas, ano yung nakikitang projection? Ito po, meron. Sabi, sa Philippines, yung mga madi-displaced na workers will amount to 4.5 million or over 10% ng workforce. And daw yung mawawalan ng trabaho. Ngayon, may kwento. Nagkawalaan ng trabaho, no? Sobrang nagkahirapan na daw, wala ng trabaho eh. Kaya meron daw isang Pinoy, sa tindi ng pangangailangan niya na magkatrabaho, pumunta sa zoo. Pagdating sa zoo, nabalitaan niya yung unggoy sa zoo namatay. Kaya ang ginawa niya, nag-apply siya. Sabi niya dun sa administrator, ako na lang po yung papalit sa unggoy. Magdadamit unggoy ako, magkikilos unggoy para pumalit dun. E di, sabi administrator, okay, sige, dahil namatay yung unggoy, ikaw na lang ang pumalit. Ikaw na lang unggoy. Ngayon, dahil inyo yung trabaho niya, ang ginawa ng unggoy, nagpakitang gilas. Kumain ng saging, nanguto ng mga tao, at hindi pa sinasyahan doon, nakita niya yung baging, ginawa niya, tinalo niya yun, tapos nagpadaos doon siya yung unggoy, nagbaging. Pagdating doon sa dulo, sinawing palad, napatid yung ano, yung baging. Bumagsak siya sa kulungan ng mga leon. Ay, nung pagbagsak niya doon, nagising yung leon, dumagundong eh. Lumalapit sa kanya. Kaya atras ngayon yung unggoy. Tingin siya sa paligid, gusto niya sumigaw pero hindi pwede. Kasi malalaman, tao siya, di ba? Kaya hindi niya alam ang gagawin. Atras siya. Yung leon, lapit ng lapit. Rawr! Yung tao, wala na magawa, napunta sa sulok. Panay pa rin ang lapit ng leon. At nung isang dipa na lang yung agwat sa kanya nung leon, gusto na talaga niya sumigaw. Sisigaw na siya eh. Tulungan niyo ako, sisigaw na siya. Biglang nagsalita yung leon, tumahimik ka. Mawawalan tayo ng trabaho. Tao rin pala yung leon. Nawalan ng trabaho kaya nagpanggap na leon. Ano? So yung kwento niyan, although nakakatawa, pero dahil dun sa job displacement, talagang mapepwersa kang maghanap ng mga ibang bagay na nagagawin. Ngayon, tandaan natin, guys. Sabi rito sa Santiago 1, 2, 3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat niyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At tignan niyo yung word na pagsubok. Pagsubok, ang dulo niya, okay. Kasi ibig sabihin niyan, pagkasama mong Panginoon, gaano man yung pagsubok, pagdating sa dulo, magiging okay ka. Okay ba yun? Okay, di ba? Sa pagsubok. Itong kinakaharap natin,
hindi lang naman Pilipinas nagwo-war dyan, even yung mga first world country, nakikita nila ano yung gagawing adjustment dun sa mangyayaring, ang tawag nila dyan is fourth wave. Kasi yung wave na nakikreate ng technological change na to, sobrang daming maapektuhan. Pero tandaan natin mga kapatid, nung panahon ng mga Israelita na lumaya sila sa pamumuno ng mga Egyptian, di ba napunta sila rin sa dagat, hinahabol sila ng mga kawal, ng parao, hinahabol sila. Pagdating doon sa dagat, trap sila. Dagat ito, sobrang laking dagat and bundok yung paligid. Ano gagawin natin? Ang Panginoon, dahil makapangyarihan siya, pwede naman niyang kling and then nawala yung dagat. Pero hindi ginawa ng Panginoon yun. Ginawa ng Panginoon, hinawi yung dagat para to give way doon sa kanyang mga anak na may lakaran and para makatawid. Same thing sa nangyayaring fourth wave ngayon ng technology, hindi naman aalisin ng Panginoon yan. Subalit, bibigyan niya yung mga anak niya, tayo, ng way kung paano tayo lalakad dyan sa technology. Kaya ang tatandaan natin, yung mga pangako ng Panginoon, which is ano yung una? Ito, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He shall direct your paths. So, iyan yung una-una natin gagawin. Panghawakan natin ng Panginoon kasi yung future, iniisip pa lang natin, pero yung Panginoon, nandun na sa future. Yan yung lagi ko narinig kay Ate Leti, which is totoong-totoo, di ba? Kaya wala tayong dapat ipangamba kasi our God knows the future. He is there already. Kaya yung una natin gagawin, trust Him with all our hearts. And secondly, parang naisip mo, parang kulang ako sa karunungan, kaalaman, no problem. May pangako ang Panginoon. Sabi niya, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Sabi sa James 1:5. So, yun naman pala eh. Wala tayong dapat kailanganin kasi yung kakulangan natin, pupunan ng Panginoon. And lastly, ito yung dapat natin gawin. Put our trust in Him because sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Okay? Kaya with that, dadating yung sitwasyon, ito, siguro itong mga susunod na taon, na mararamdaman na natin yung impact nitong technology nangyayari. Kasi nga, inevitable, may transition na nangyayari. Inevitable talaga. Ngayon, ang maganda, tayo yung pinagpala sa lahat ng nilalang. Kasi meron tayong Panginoon na pwedeng tawagan, meron tayong Panginoon na aalalay sa atin, Panginoon na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan, at Panginoon na laging nandyan anumang pagsubok yung ating dadaanan. Kaya purihin ang Panginoon.